Hey, magandang gabi. So, nagkaroon po ng hakbang ng maisog hapon o isang araw doon sa Bulacan, which is forum lang po. At ito po mga nagsasalita ay mayroon po silang mga matinding hinanaing kay Pambangag. So, pakinggan natin isa sa mga dating direktor na si Navarro ay nagsasabi siya na mayroon po tayong karapatang mabuhay. So, panoorin na natin. Kaya talagang masaya dahil nagkaroon po tayo ng mga panauhin na mamaya ay masasalita. Ang huling kita ko po sa kanila ay galing sila ng Hong Kong. At ngayon, after that, iba ay dumating kahapon, iba ay kamakalawa, ngayon na dito na sila. Dahil sa napaka-importanting mensahe para sa bawat isa sa atin. Now, ako po ay taga San Jose Del Monte, pero noon po ako ay taga Balagtas, Bulacan. Sa totoo lang po, ay napakalakit po ng pagkakaiba ng sitwasyon natin ngayon doon sa nakaraan. Alam nyo, ang pamilya po namin ay biktima ng masamang epekto ng droga. No? Kasi yung pong mga magulang ko, ito po'y laki sa mga lolo't lola. No? Dahil doon po ako iniwanan ng mother ko na hindi napakasalan ng kanyang asawa. Kaya ako ay naging isang bastardo na iniwan sa lola't lolo. Tulog na Jean. Ako po'y lahi, lolo po ang Doming Navarro sa Sulukan. Kaya ito po ay pamilyar sa akin itong lugar nyo dahil taon-taon po noon, nung bata ako, ay palagi ako dito namimista. No? Salamat kaya ako po ay may experience din dyan sa pagoda na yan na lumubog. Buntik na po akong sumakay dyan nung oras na yun. Now, bakit po ako ngayon ay nandito? Maring kayo, tinatanong niyo ang sarili nyo. Bakit kayo nandito? Bakit yung mga VIPs natin ay ito yung pinagkakabalahan? Kasi napaka-importante. Alam nyo, isang napakasakit na pangyayari po sa buhay namin. Yung po lola at lolo ko na tiga Balagtas, na kapatid po ng Doming Navarro, sila po yung pinatay ng adik. Ang lola ko po, 80 anyos, nilaslas ang leeg. Putol halos po ang leeg at ang lolo ko po, yung po ang kapatid ni Doming Navarro, na panganay, yung po yung pinapot ng apat na beses sa ulo, martilyo. It happened September 25, 1990. Huh? Kaya hindi po, hindi ko makakalimutan dahil noong po panahon na yun, ako'y nagtatrabaho pa sa Land Bank of the Philippines. At habang ako po'y nasa Cebu, yun naman po pa ng mga lolo-lolo ko ay ginugurgur ng mga adik. Ako? Walang awa, 80 anos pareho. So, noong po ay 1990, Bukawi, Bulacan po. Bukawi, Bulacan. So, po ngayon. Kaya na-experience ko po, at siguro naman eh, ganun din kayo, ng panahon, eh tatay hindi ko, eh malaki po ang ibinaba ng insidente ng droga. Di po ba? Napakalaki na ibaba. Kaya ako ngayon ay nalulungkot dahil ito ang panawagan sa ating national na government, sa ating local government. Dumadami na naman. Actually, kahapon lang po ay meron insidente sa lugar ko na sa isang private subdivision po ako sa San Jose. Nilimas po bahay. Walang natira. Including refrigerator, TV, sofa, kama. Nilimas po ng magnanakaw na adi. E buto, ganun lang sa kalabay. Maraming salamat sa inyong probinsyano. Hindi pumatay. Kasi ako naka-experience. Ito talagang dilimas. Eh, mantala magnanakaw lang ito. Maraming salamat. We love that. Hindi naman po mayaman ng lolo't lola ko. Pero nilimas. Like, and share kayo dyan mga kababayan natin. Pinatay ho sila pareho. Kaya ako, sabi ko nga, napakasakit. Yung nangyari na yun. Na sana, ito po i-address ng national government at ng local government. Kung sana ay ipagpatuloy yung magandang experience nung nakaraan. Pangalawa, yung tungkol po dito sa Magmebo tayo patakin, Lotto 1. Isa po sa mga advocacy ko to. Maraming salamat. Bakit ako nandito? Dahil nung una po ako naging regional director ng TESDA, ako po'y nasa isa Cagayan.
yung po ang first assignment ko, 2017. At ngayon po ay nagtatawagan sa akin ang aming mga kasamahan doon sa Region 2, Cagayan. Yun po yung malapit. Diba, dulo na po yun? Bahagi po noon ng Apari, yung dulo ng Pilipinas, at saka Batanes. Sila po yung nagtatawagan sa akin dahil doon daw, ang atmosphere nila ay parang may gera. Samantalang tayo dito, wala tayong naramdaman. Kaya siguro, kayong nakakadirin itong binabanggit namin na gera, eh parang wala hindi masyadong nararamdaman. Parang walang emphasis. Kasi bakit wala tayong nakikita eh? Doon po ngayon, sa Tuguegarao, sa Cagayan, tama sa Isabela, particularly sa Taan, Cagayan, Lalo, Cagayan, ito po ngayon yung pinatag ng mga military bases. Sa kasalukuyan ay meron na daw atang siyam na military bases sa buong Pilipinas. Na noong dati, eh, ito po yung tumahimik. Diba noong dati, pinaalis pa nga yung mga Amerikano? Dahil nga, nagiging threat po sa atin. Hindi naman sa ayaw natin sa mga Amerikano. Hello, Ma'am Julie. Hindi. Sa mga talapak, halos bawat pamilya gusto makarating ng Amerika. Ako po, ang panganay ko po ay nasa Amerika. Nasa Los Angeles. Kasi nurse ka. Pero nag-aalala sila ngayon sa sitwasyon po natin. Salamat, Ma'am Heidi. So, tumawag, kamakalawa po, tumawag sa akin mga tikagayan. Sir Dante, anong ginagawa niyo dyan sa Bulacan? Wala ba kayong nararamdaman sa nangyayari? Dito ay mayroong 20,000 military personnel. 20,000 Amerikano. Hindi ho Pilipino. Proudly 50 years strong. This is life when it gets a boost. The adult... June 26, dumating po ang 300 military trucks. Para saan? Solid DTS and some mamigs. So, baka na naghahanda yan in any time na may mangyari, meron tayong panlaban. Pero tayo po ba ay talaga nakahanda? Salamat po, Sir Larry. Kung kaya ito ay gusto nating iapila sa gobyerno, sa ating Pangulo, at ako nga po ang isa po sa nag-campaign si Presidente, no, po'y naka-assign sa Mindoro. Kaya po ako po'y umaasa na ngayon ito sana'y maa-actionan. Magandang hapon, Sir Romantic Mo. Marami na nangamba. Dumaan na nga sa atin ang pandemic na napakarami na matay. Dadaanan naman tayo ng gera. Sipin nyo. Karamihan po sa atin, ang gera ay nadinig lang natin sa ating mga lola. Hindi natin experience yan. 1945, 1942, 1941. Wala tayong experience, actual experience. Pero ano yung kinukwento ng mga lolo-lolo natin? Hi daw, Sir Romantic Mons, sabi ni Ma'am Migs. Kahirapan na inabot nila. Bakit? Sa panahon ng gera, hindi mo magagamit ang iyong pera. Demonetize ang pera. Walang, kahit na marami kang pera sa banko, walang banking system, wala kang mabibili. Ano mangyayari? Agawan sa pagkain, patayan. Kung hindi ka man mamatay sa bala, o mamatay sa bomba, o mamatay ka sa gutom. So ito po yung dapat seryoso tayo. Pero ano po nakikita natin? Ang kabataan, gusto, gera. Bakit? Eh, nag-ML. Mga mahilig sa ML, gera yun eh. Di po ba? Kaya, wala. Maniwala yung ano. Mames Butterfly, magandang hapon sa'yo. Hindi naman. Romantic mo na yan, sabi niya. No to war. Nag-aadvocate ang no to war. Naku, kalaban kayo. Kasi wala namang gera. Di ba sinasabi lang? Wala namang gera. Pero ano yung nangyayari po sa region to? Totoo! Meron po ako, sa totoo lang, may pamangkin po ako na ngayon ay lumipad ng portraining. Ming silo sa'yo dyan, sabi ni Sir Roman. Para din yun sa gera, paghahanda. Pero siguro po, sana, kaya nga itong advocacy nito, at nanya po yung mga teacher natin, may mga tatak ng no to war. Ito hindi lang talaga paglaman sa gobyerno. Ito yung apila. Apila na tinutulungan tayo ng ating mga guests. Dahil kailang mag-voice out po tayo. Ilabas natin ang ating damdamin. Papayag na lang ba kayo na basta magkakagera? Ano nangyari sa Ukraine? Parang salamat, Ariad. Ano nangyari sa Vietnam? Ano nangyari sa Iran? Yung mga gera na yan. Pwede rin mangyari sa atin, yung Russia, Ukraine.
Mangyayari, pwede mangyari sa atin. Pero siyempre, Banbang Bukawi. Wala kayong nakikita eh. Pero doon po, magtanong kayo sa mga tiga Cagayan. Madalas, biyahe ng biyahe ang mga truck ng militar. Ang aeroplano, mabababa na nga daw lipad eh. Mababalipad, ba't mababalipad? Eh kasi, ginagamit lang huwi sa pagtatransport. Nagmo-mobilize sila, baring nanggagaling sa ibang bansa, yung mga hinahakot dito. Noon dati, panahon era, di ba wala ang Clark? Eh ngayon, nabalik na naman. So in short, it's a problem on the foreign policy. Na sana, ma-reconsider ng Pangulo natin at pag-isipan ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Di po ba? Hindi tayo mayaman eh. Kahit ang mayaman, delikado eh. Yung pakayang mahirap na bayan. Bigas nga lang eh. Hanggang ngayon, hindi pa ma-resolve ang problema about the 20 pesos per kilo. Di po ba? Lalo na kung talagang wala ng pagkain. Kaya ito po ay iniaapil natin to the point na dumadayo dito ang mga vloggers na napapanood lang natin sa TV, ang ating mga former officials na talagang galing pa sa ibang bansa, lumilipot, para lang ipahayag na ang Pilipino ito ay maramdaman din ninyo at matitig ng pamahalaan. Hindi natin kinokontra ang pamahalaan kasi iba, kaya minsan natatakot pumunta dito. Ah, anti-Marcos yan, anti-Marcos yan. So ako po ay talaga nagpapahayag ng damdamin dahil i-welcome natin po yung ICC dito, papuntahin nyo. Sa mga kabataan, naranasan na nila yung pandemic. Nandito na po yung mga guests nila, si Harry Rocco, so sila si Sir Beck Rodriguez. Magkaisa po tayo kung hindi meron mo sila po kayong mga kamahalan. Hindi lang ako sigurado, si Glenn Chong at saka si Mamator ni Trix yan. Kung ano ang ibig sabihin nito, maisog dahil ibig sabihin matapang. Ipinaglalaban mo ang karapatan mong mabuhay. Diba ang karapatan mong mabuhay? Bata ka pa. Huwag po siya dealing out, 100 years old niya. Hanggang ngayon, nanunungkulan. Di po ba? So, sana ay kayo po, tayong lahat, i-echo natin kung ano man yung magitinig natin sa mga guests natin dito na alam po nagsasakripisyo. Wala po nagbabayad sa kanila dito. Ito po yung sakripisyo maging ng ating mga vloggers na talagang hinahangang po natin ang kanilang pong katapangan. Because gusto po nilang mag-communicate sa mga tao sa sambayan ng Pilipino, maging sa OFW ang mga nangyayari sa Pilipinas. Hilo po at maraming salamat po. Nandito na po si Harry Roque. Yan, muli po, maraming salamat. O, yung mga trolls dyan, yung mga trolls. Mag-like na kayo, mga trolls. Bago ko tawagin yung isa po sa magsasalita. Yung mga trolls dyan, mag-like na kayo. Speakers po natin, tatanungin ko po kayo. So yun guys, karapatan po natin ang mabuhay. Ipaglaban po natin ang ating karapatan. No to war talaga tayo, walang gera. So nasa atin yan guys, kung patapusin pa natin sila sa taong ito. So nasa ating kamay yan. So huwag kalimutan i-subscribe, like at share ang video nito. Salamat sa panonood.